Almost 3 weeks na ang NBA season. Ngayon, tingnan natin kung sino mga rookies ang may magandang simula. Ito ay as of November 3, 6 PM. May pasok lang ako bukas, November 4. So comment nyo na lang kung sino mananalo bukas sa game. Ito rin ay base sa basketballreference.com. Ang pagbabasehan din natin dito ay pang ilan sila sa draft, sino-sino ang mga nangunguna sa category pagdating sa points, rebounds, assists, at percentage. So ito yung mga totals talaga, at least 6 games pataas. Unahin muna natin sa total assists. Ang nangunguna dyan ang number 1 overall pick na ngayon taon, si Paolo Banchero. Meron siyang total na 29 assists at nasa 3.6 per game. Ang pangalawa sa kanya si Jaden Ivey na 27 assists sa loob ng 8 games din at nasa 3.4 per game. Pagpasok naman sa total rebounds, si Paolo Banchero pa rin, number 1 overall, na meron siyang 61 rebounds na may average na 7.6 per game. Ang ikalawa ay ang third overall pick na si Jabari Smith Jr. na merong 55 rebounds at nasa 6.1 per game. Ang pangatlo ay ang 13 overall na si Jalen Duren na may total na 47 rebounds at nasa 6.7 per game. Sa total points naman, ang pag-uusapan, kalimitan, dito kasi nagkakatalo para sa Rookie of the Year. Kapag dikit din kasi yung stats na to, yung dalawang stats na nabanggit ko kanina ay sinasama din sa botohan. Ang number 1 pa rin dyan ay si Paolo Banchero na may total siya na 174 points at nasa 21.8 per game. Ang contender para makaagaw nga dito kay Paolo Banchero ay si Bennedict Mathurin na meron total na 163 points. Nasa 20 points per game siya. Since Ja Morant at Zion Williamson noong 2020 season, ito lang ulit ang merong at least dalawang rookies ang nag-average so far ng 20 points per game. Ang number 3 naman sa total points ay si Jaden Ivey na meron siyang 117 points at nasa 14.6 per game. Pero ang number 3 kung pag-uusapan naman ay average ay si Keegan Murray dahil meron lamang siyang 6 na games at nasa 94 points siya at may average na 15.7 per game. Ang top 5 pagdating sa average points ay sina Paolo Banchero, Bennedict Mathurin, Keegan Murray, Jaden Ivey at si Jabari Smith. Sila din yung mga pasok sa top 10 ng lottery. So alam ko, maaga pa ang season at sasabihin nyo, bakit ganyan ang content mo, may mga content lang. Pero kung mamimaintain kasi ni Paolo Banchero ang kanyang stats, possible siya ang manalo ng Rookie of the Year dahil sa kanyang accolades na nakalinya na sa mga legend. So disclaimer yun, base to sa 3 weeks na meron dito sa NBA para sa mga rookies. Ang masama kasi niyan, ma-jinx ko pa kasi mahigit 70 games pa ang natitira at kailangan ng mga players na makapaglaro ng at least 65 games para pumasok sa mga award. Pero si Bennedict Mathurin, since siya ang second leading scorer sa mga rookies, ay meron siyang total na 20.7 rebounds at 2 assists per game. Nasa 42% pa siya sa 3-point area at nasa 2.6 out of 6.1 per game yun. At mataas yun. At take note, si Mathurin ay 6 man sa Indiana off the bench player. So may chance siya kung sakaling hindi niya makuha yung Rookie of the Year at matuloy-tuloy niya pa rin yung kanyang average, posible siyang maging ikalawang rookie na nanalo ng 6 man of the Year. Beside dito kay Ben Gordon ng 2005 season. Sa 6 man kasi bibihira yung umi-score ng 20 points per game. Si Tyler Hero last year. Sa possible draft steal naman, meron kasing sinasabi talaga yung mga fans. Yung nabanggit ko dati, si Jake LaRavia, meron na akong ginawang episode sa kanya. Trade steal yun. Yung draft steal so far na inaasahan talaga ay si Tari Eason ng Houston Rockets. Siya kasi ang binoto ng mga GM nung nakaraan. Dahil yon sa naging performance niya sa Summer League, kahit yung mga fans ay kino-call out na din na bigyan siya ng mas mahabang minuto. Kasi nga si Tari Eason ay nasa second unit. Meron siyang 7 points, almost 5 rebounds at 17 minutes per game. Siya ay kaposisyon ni Jabari Smith. Halos same din sila ng style. Pero si Tari Eason ay sanay talaga sa off the bench role kahit nung nasa college pa siya. So yan muna ang update tungkol dito sa mga rookies at bukas November 4, kwento nyo na lang or comment nyo na lang kung sino mga nanalo sa game, kaya time.